Hello, hello mga ka-YouTube. Nandito na naman tayo para magkwentuhan. Ito ay isang video na mula kay Ferdinand Marcos Sr., ang tatay ng ating Pangulo ngayon. At siya nga pala, no, mga ka-YouTube, nag-inaugurasyon na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, si BBM. Simula ngayon, siya na ang Pangulo ng ating bayan, ng ating bansa. Bumaba na ang pinakamamahal nating Pangulo, at si Pangulong Duterte. Pangulong Duterte, maraming salamat sa ginawa mo sa ating bansa. O ngayon, ito, balik tayo dito sa video, no? Ang videong ito ay galing kay Okay Dito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo kay Okay Dito. At itong mga video niya ay magaganda. At napanood ko ito, dumaan lang to sa aking timeline at aking nakita, pinanood ko at binigyan ko na rin ng reaction. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo kay Okay Dito at kay Sam TV. Tara, panoorin na natin ang video ni Okay Dito. As I have often stated, the future is being born. The future is being born depending upon the man who is. Limang bagay tungkol kay Ferdinand Marcos na ayaw ipalam sa buong mundo. Number 1, dinepensahan ni Ferdinand Marcos ang kanyang sarili laban sa nalundasan murder case noong 1935. Noong 1932, natalo ni Julio Nalundasan ang ama ni Ferdinand Marcos na si Mariano Marcos sa isang eleksyon. Nagpatuloy ang kanilang pagiging magkatunggali hanggang sa eleksyon ng Office of Representatives para sa 2nd District ng Ilocos Norte taong 1935. At sa pangalawang beses ay natalo ni Julio Nalundasan si Mariano Marcos. Noong September 19... Itong Julio Nalundasan na to, ito raw yung pinatay daw, no, ni Ferdinand Marcos. Binaril daw, ha? Pero hindi natin alam kung alin totoo. Pero ito, naipagtanggol niya ang sarili niya at napawalang bisa siya dahil sa pagtatanggol niya sa sarili niya, no? Makikita mo rito kung gaano katalino si Ferdinand Marcos, si presidente natin noon. November 19, 1935. Maraming sa mga supporters ni Julio Nalundasan ang nagparada upang ipagdiwang ang pagkapanalo ng kanilang iniidolo. Kasabay ng kanilang pagdiwang, nagbitbit ang mga tagahanga ni Nalundasan ng isang kabaong na may nakasulat na Mariano Marcos bilang simbolo ng kanyang pagkatalo. Panandali ang tumigil sa harap ng bahay ng mga Marcos ang mga supporters ni Nalundasan upang ipakita ang daladala nilang kabaong at para ipahiya ito. Dahil sa pangyayaring ito, nagsabuatan daw di umano ang kampo ng mga Marcos laban kay Nalundasan. Si Ferdinand Marcos naman ang napiling trigger man dahil sa talento nitong sharpshooting, at kung mahuli man at mahatulan ay ipapadala lamang si Ferdinand sa Lolomboy Reformatory School dahil sa kanyang edad na 18 taon lamang sa araw ng krimen. Habang ang kanyang ama na si Mariano naman ay nasa Lawag, Ilocos Norte na malayo sa pinangyarihan ng krimen. Ayon naman sa star witness na si Calixto Aguinaldo na siyang nagsilbing lookout ng gabing iyon, ay alas 9 ng gabi lumakad daw papunta sa bakuran ni na Julio si Ferdinand na may dalang automatic pistol kasama si Quirino na may dalang revolver. Pumuesto umano sila sa isang sapat na lugar na hindi sila makita. Nang magkaroon sila ng tiyempo, binaril nila si Nalundasan mula sa bintana at tinamaan ito sa kanang bahagi kung saan napuruhan ang isang vital organ nito na siyang naging sanhi ng agarang pagkamatay ni Julio Nalundasan. Noong December 7, 1938, mahigit 3 taon matapos ang kamatayan ni Nalundasan, inusig si Mariano Marcos, ang anak nitong si Ferdinand Marcos, ang kapatid nitong si Pio Marcos, at ang bayaw nitong si Quirino sa salang pagpatay ng Court of Instance sa Ilocos Norte. Noong January 11, 1940, ipinasa ng Court of First Instance ng Lawag, Ilocos Norte ang desisyon na ito na hatulan sa kasong pagpatay at pagkakabilanggo ng 10 hanggang 17 taon sina Ferdinand Marcos at Quirino Lizardo. Pinayagan naman si Ferdinand Marcos na tapusin ang kanyang pag-aaral at kumuha ng exam habang nasa loob ng bilangguan.
nang lumabas naman ang resulta ng 1939 bar examinations. Naipasa ito ni Ferdinand at nagtala ng pinakamataas na record ng score na 98.01%. Ngunit maraming apela mula sa iba't ibang mga sektor na nagtulak sa Korte Suprema na i-recalibrate ang kanyang score sa 92.35. 98.01, halos perfect ano? Halos perfect yun, ha? Grabe. Justice ng Korte Suprema na si Florence Regalado ang siyang nananatiling may hawak ng record na may pinakamataas na score sa bar exam na may 96.7% na kanyang nakamit noong 1954. Dahil sa bagong degree at estado ni Ferdinand Marcos bilang abogado, nag-file siya ng appeal sa Korte Suprema. Sinulat niya mismo ang kanyang 830 pages appeal at inilaban ang sarili niyang kaso noong October 12, 1940 sa edad lamang na 23. At makalipas ang 2 linggo, binawi din ni Judge Jose P. Laurel ang hatol laban kay Ferdinand Marcos. Number 2, bumili ng isla sa halagang piso. Binili ni Ferdinand Marcos ang Kalayaan Island sa Spratlys sa halagang piso. Nagsimula ang pag-angkil ng Pilipinas sa Spratlys nung bumaba sa isla ang isang sea adventurer at may-ari ng fishing business na si Thomas Cloma at nagproklama sa buong mundo ng isang bagong bansa na tatawaging The Free Territory of Freedom Land noong 1956. Si Cloma rin ang founder ng Philippine Maritime Institute. Subalit nakulong siya noong panahon ng martial law dahil sa fraud at paggamit ng titulong admiral na tawag ito, sa... Ito, nabasa ko na ito eh. Talagang sinadya niyang bilin kay Cloma ba yun? Cloma, no? Para Pilipinas na ang mag-angkin ng Pag-asa Island. Anyang mga kainuman at ng National Press Club. Pinakawalan din siya kagad matapos niyang isuko at iba... Ah, Cloma pala. Yung Cloma pala, Cloma. Kala ko Cloma eh. Siya yung nakatagpo dito eh. Sa kanya binili ni Pangulong Marcos yung Pag-asa Island. Nasa Spratlys nung bumaba sa isla ang isang sea adventurer at may-ari ng fishing business na si Thomas Cloma at nagproklama sa buong mundo ng isang bagong bansa na tatawaging The Free Territory of Freedom Land noong 1956. Si Cloma rin ang founder ng Philippine Maritime Institute, subalit nakulong siya noong panahon ng martial law dahil sa fraud at paggamit ng titulong admiral na tawag sa kanya ng kanyang mga kainuman at ng National Press Club. Pinakawalan din siya kagad matapos niyang isuko at ibenta kay Marcos ang isla sa halagang piso lamang. Pagkatapos nabili ni Marcos ang isla ay opisyal niyang binago ang pangalan sa Pag-asa Island at ginawa itong Kuta. Number 3. Inilunsad niya ang kauna-unahang racket na gawa sa Pilipinas. Itong racket na to eh, kung pinagpatuloy ito ng Cory government, hindi na sana tayo umaasa sa ibang bansa sa mga pagbili, paggawa ng mga racket. Dapat tayo na mismo ang gagawa ng mga racket na yan. Pero dahil binaliwala ito ng Cory government, ayun, puro tayo import at binubuli na tayo ngayon ano, dahil sa kagaguhan nila. Si Ferdinand Marcos ang kaisa-isang pangulo ng Pilipinas na naglunsad ng project upang makagawa ng raket na naglalayong maprotektahan ang Pilipinas laban sa mga magbabanta sa seguridad ng ating bansa. Ang plano ng rehimeng Marcos ay ang mag-mass-produce at maibenta din at mai-export sa ibang bansa. Ang proyektong ito naman ay tinawag na Project Santa Barbara. Merong isang missile na tinawag na Bongbong 1. Ito ay ipinangalan ni Ferdinand Marcos sa kanyang anak na lalaki. Mula noong December 1972, nakapag-conduct sila ng mahigit 37 na missile test at noong September 1975 naman ay 4 sa mga bongbong missile ay matagumpay nilang nailunsad. Nang tanungin si Ferdinand Marcos kung bakit siya nagpalunsad ng ganitong proyekto, ang kanyang sagot ay, "Hindi dapat tayo umasa lamang sa mga kakampi nating bansa at dapat tayong mag-assume na kahit mismo ang United States." Ito naman itong sinabi niya yun eh. Sinabi niyang ito, hindi talaga tayo pwedeng umasa na tutulungan tayo ng Amerika. Hindi. Hindi tayo, huwag kang maniwala sa ganyan. Ang Amerika, hindi ka basta-basta tutulungan yan. At ano yung nangyari sa Ukraine? Tinutulungan nila kunyari sa sandata, pero wasak na ang Ukraine. Gusto mo bang maging ganun ang bansa mo? Mawawasak ka muna. United States ay hindi handa para tayo ay tulungan kapag merong digmaan. Matapos naman ang termino ni Ferdinand Marcos ay
Ipinatigil ito ni Cory Aquino dahil sa mga kritiko na nagsasabi. Ito yung isang salot sa bahayan itong Cory Aquino natin. Ito ang nagpatigil ng lahat ng kaunda dapat ng Pilipinas. Peste sa bayan ito. Layon itong gumawa ng sandatang nuklear. Number 4, nagpalit ng relihiyon. Binago ni Ferdinand Marcos ang kanyang relihiyon upang mapakasalan ang kanyang minamahal na babae na si Imelda Romualdez sa simbahang Katoliko. Una pa lamang makita ni Ferdinand Marcos si Imelda ay na love at first sight na ito noong 1954. 11 araw lamang niligawan ni Ferdinand si Imelda noon at matapos ang halos 2 linggong pagliligawan ay humantong na ito sa isang civil ceremony sa Baguio City at sinunda naman ito ng church wedding sa San Miguel Pro Cathedral sa Manila na kung saan si President Ramon Magsaysay naman ang naging principal sponsor nila. Number 5, pinakamaraming naipatayong infrastruktura. Si Ferdinand Marcos ang pangulong may pinakamaraming naipatayong paaralan, ospital. Ito totoo to no, mga ka-YouTube no. Si Ferdinand, si Pangulong Marcos Senior ang pinakamaraming naitayong infrastruktura sa ating bansa. Sumusunod si Pangulong Duterte. Yan dalawang yan ang pinakamaraming naitayong infrastruktura dito sa bansa natin. At yung ibang pangulo na sumunod sa kanila at yung dinatnan nila, walang mga nagawa yan. Tulad ng Aquino, Ramos, kung sino pa dyan, si Erap, walang mga nagawa yan kundi puro ngaw-ngaw. Nico Bridge na pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Leyte Geothermal Power Plant na natapos noong 1977. Makiling Banahaw Geothermal Power Plant na natapos noong 1979. Tiwi Geothermal Power Plant na natapos noong 1980. Angat Hydroelectric Power Plant na natapos noong 1967. Kalayaan Hydroelectric Power Plant na natapos noong 1982. Magat Hydroelectric Power Plant na natapos noong 1984. At si Ferdinand Marcos rin ang nagpatupad ng 13-month pain na ating inaabangan. At ang panghuli ay ang slogan ni Ferdinand Marcos taong 1970s. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Sponsor nila. Number 5, pinakamaraming naipatayong infrastruktura. Si Ferdinand Marcos ang pangulong may pinakamaraming naipatayong paaralan, ospital at kalsada na hanggang ngayon ay napapakinabangan at nagagamit pa. LRT1 na pinakauna sa Southeast Asia, Heart Center of the Philippines, Kidney Center. Ang dami ma. Sasabihin na naman ng Rappler nito, hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Fake news yan! Walang nagawa si Marcos! Hindi totoo yan! Papakchik na naman to ng Rappler. Mga puro pakchik ang alam ng Rappler eh, no? Yan naman totoo eh. Yan ang totoong kailangan natin dahil wala nang disiplina ang mga karamihan sa mga Pilipino, lalo na ang mga komunista at dilawan. Wala nang disiplina. Huwag kalimutan mag-comment, like, at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.